Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari doon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala.
ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Happy Easter. Happy Easter. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter. Baka ho nakakalimutan ho natin, kakabuhay pa lang ng Panginoon. Bakit ang mukha ng iba parang Biyernes Santo na naman? Buhay ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Happy Easter sa ating lahat. Tayo po ay nasa tinatawag na oktaba o walong araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And we continue to celebrate and to believe. Yan yung dalawa. To celebrate and to believe. Yan ang dalawang mahalagang diwa ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya nagtataka ako, nung Lunes, meron akong nakasalubong. Sabi ko, Happy Easter. Sabi naman niya, Happy Easter, Father. Pero may dinugtong pa siyang nagulat ako. Ay, salamat, Father. Tapos na ang Kwaresma. Tapos na ang mahal na araw. Back to normal na tayo. Anong back to normal? Ano bang ginawa natin nung mahal na araw? Abnormal? So lahat pa na ng ginawa natin noon, yung penitensya, yung bisita iglesia, yung prayer, yung fasting, yung almsgiving, hindi pala normal yun. So saan tayo babalik ngayon na normal na sinasabi mo? Wala ka na namang oras magdasal? Mag-iipon ka na naman ng kasalanan bago mangumpisal. At eto, magkakanya-kanya na naman tayo. Kaya napakahalaga ho nung huling bahagi ng Ebanghelyo. Kung naalala niyo yung huling bahagi, dahil mahaba-habang Ebanghelyo natin, ang sikat na sikat na The Road to Emmaus. Ang dalawang alagad na nagkukwentuhan. Parang tayo lang yan, nagmimisa, nagkukwentuhan. Hindi nyo na malayan, katabi nyo na ang Panginoon. Itinaas na. Eh, kano, kwentuhan ng kwentuhan. Hindi nila nakilala. Pero paano nilang nakilala ang Panginoon? Napakahalaga ng huling bahagi. Nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Kung saan may pagbibigayan, kung saan may pagmamahalan, kung saan may pagtutulungan, kung saan may pagpapatawad ang isa't isa, nandoon ang Panginoon. Yun ang tunay na Kristiyano. Doon tayo makikilala. Kaya nakakalungkot. Sana ho lahat ng ginawa natin nung Kwaresma, mahal na araw, sana hindi lang ito parang performance. Sana hindi lang parang program. At sana hindi lang ito tradisyon na once a year lang natin pinapahalagahan. Akala ko bumalik na naman ang mga Romano. Akala ko inabuhay muli ang mga Romano. Pero sana ho, huwag na natin balikan yung mga mali nating gawain noon. At yung sinasabi natin, huwag nating gawing tradisyon lang. Yung bang once a year lang, gawin nating debosyon. Yung ginawa nating prayer, fasting, almsgiving, kung ito'y debosyon, araw-araw natin itong gagawin. Kaya ang magandang tanong, kamusta ang naging mahal na araw mo? Ano ang kwentong Holy Week mo? Alam niyo po, kagaya natin ngayon, nung panahon ni Kristo, pagkatapos ng totoong naganap noon sa Jerusalem, nagkwentuhan din marahil ang mga tao. Nabalitaan nyo ba yung nangyari? Nandun ba kayo nung nangyari? Nakita nyo ba yung nangyari? Marahil ganun din ang kwentuhan nila. Alam nyo ba kung anong nangyari dun sa Jesus? Na pagkatapos pakainin ng mga nagugutom? Na pagkatapos pagalingin ng mga yung sakit? Na pagkatapos tulungan ng mahihirap at mahihina?
ay sinaktan nila, ay pinagtulungan nila, ay hinusgahan nila, ay pinatay nila. Alam niyo ba kung anong nangyari? Ito ang kwentuhan katulad ng dalawang alagad. Kaya hindi nila namalayan na ang kasama nila ay si Jesus na. Sapagkat sila ay nakafocus lamang sa kanilang disappointment, siguro nadismaya sila. Nang hinayang sila, nalungkot sila. Akala namin ay siya na ang hinihintay naming Mesiyas. At ganun ang mangyayari sa atin. Ganun ang nangyayari. Kapag lagi tayo nakatingin doon sa madilim na sandali ng buhay ng isang tao, hindi mo na makita yung maganda sa kanya. Kapag ang nakikita na lang natin ay yung pagbagsak ng buhay ng isang tao, ay ang pagkakamali ng isang tao, ay ang kahinaan, kakulangan, at kapintasan ng isang tao, hindi mo na maalala ang mas maraming mabuting nagawa niya. Ang mas maraming mabuting katangian niya. Ito ang mangyayari din sa atin. Kaya nga, ang ganda ho ng aking nabasa. Minsan hindi lang sa down moment. Minsan, kapag ang isang tao ay tila mas nakakauna na sa atin, mas nakakalamang na sa atin, mas gumiginhawa na kesa sa atin, pinagpipiyestahan na natin. Sabi nung aking nabasa, kapag daw ang isang tao ay naging on top, nagiging topic na rin siya. Kapag ang isang tao ay ginawang head, nagiging headline na rin siya. Sana mga kapatid, sa mahabang panahon na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, alam niyo mas mahaba ang Easter kesa sa Lent. Bakit? Para ipaalalang, ito ang pinakamahalagang panahon sa ating simbahan. Because this is our faith that we celebrate and that we believe. Kaya mas mahaba ito eh. Kaya nga sana sa mahabang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, maging katulad tayo ni Pedro at Juan sa unang pagbasa. Na wala silang anuman maibibigay maliban sa kwento ng buhay ni Kristo. Wala silang ibang ikukwento kundi kung paano sila minahal, pinatawad at binago ni Kristo. Sana tayo ganun din hanggat nabubuhay pa, hanggat may oras at lakas. Napakainit ng panahon ngayon. Mag-iingat po tayo. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari araw-araw. Sa pagpatuloy ng misa natin, patuloy nating ipagdiwang ang awa at kapangyarihan ng Diyos. At patuloy nating paniwalaan ang pangakong buhay na walang hanggan ni Kristo. We celebrate God's love and we believe in eternal life. Araw-araw, gawin nating topic. Gawin nating headline. Ang buhay lang ni Kristo, ang Kristong nagligtas sa atin. Amen.